kahit pandemic ngayon, marami pa ring na scam. Investment scam. So beware. Don't believe in easy, quick money scheme ng mga companies. Yung pinapaasa ka bang yung pera mo lalago, yeah, double, triple in just 1 month. So for today's episode, guys, ang pag-uusapan po natin is all about scam. Na-scam ka na ba? Or hindi pa? So sa mga hindi pa, you better watch this video, guys. So keep on watching! Hi guys! This is Maynik. Welcome back to my channel. So bago ka pa sa channel ko, guys, just click subscribe para ma-notify ka sa next upload ko. Ang pag-uusapan po natin, guys, is all about scam. Para ikaw ay ma-aware sa mga naranasan namin na hindi dapat namin ginawa noon. So kahit pandemic ngayon, marami pa rin na scam. So yung i-share ko ngayon sa inyo, guys, is I know marami nang naka-experience din ito, makarelate. So ang i-share ko lang sa inyo ngayon is all about my experiences at saka yung mga salamuha kong experiences din nila. So sa mga naka-experience na, I know it's a really bad experience for all of us. The question is, so, saan ba ako na-scam? Well, way back 2015, sa Global Intergold or GIG, or tinatawag nilang GIG. So I have nothing against with the company. Ang naging problema is yung bang kampante ka sa mga tao nag-inganyo sa'yo, na sumali, ganun. So because of trust na binigay mo sa mga friend mo, so yun, nag-invest ka ng pera. Pero sa kalaunan, later, kasi hindi mo siya masyadong naintindihan, ang nangyari, na-scam ang pera mo. So guys, i-share ko sa inyo, saan ako nagkamali? Bakit ako na-scam? First is, education. Financial literacy. Yung bang, dapat matutunan mo yung pinapasukan mo ng mga companies, mag-invest ka, alam mo yung history, alam mo yung mission nila, vision nila, alam mo yung naiintindihan mo, in short, yung paano nila pinapalago yung pera. Yun. First, importante yun na malalaman mo yun. Second is, dapat every time na magbabayad ka, dapat may resibo. So dahil kampante ka sa binibigyan mo, dahil friend mo, so hindi mo siya kini-question kasi full trust ka sa kanya, which is mali yun. So kailangan pag pumapasok ka sa mga ganito, first is dapat chine-check mo yung company if registered siya sa SEC, sa Security Exchange Commission. Yan, chine-check mo yan. At saka dapat transparent siya. Every time na may transaction kayo, may official receipt. Pag wala, yun, magdududa ka na. Scam yun. Katatlong dapat mong malaman is i-check mo yung heart mo. Bakit? Kasi usually sa mga Pilipino ngayon, dumadive kahit mangutang na. Kahit isang lana ang bahay, kahit gawin ang lahat dahil pinapaasa sa mga kampaning ganito na ikaw ay dudoble ang pera, tetriple ang pera, which is impossible yun. So siguro sa mga may pera, yung mga financially wealthy, kaya nila yun. Pero sa mga tao just like sa atin na common lang, yung simple lang yung pamumuhay, so we don't go beyond sa ating income. So yan,
dapat i-check mo yan. Personally guys, I have nothing against sa Global Intergold. Chinek ko yung website nila recently and active pa rin sila. Yung naging problema sa amin is yung mga humahawak ng pera. Behind all this, ang pinaka punot dulo lang talaga is yung mga humahawak ng pera. Nalagay kasi na hindi kami direct sa leader. So, umaasa lang kami sa friend namin na nagtatransact ng investment namin. Before, okay naman. Maraming nag-pay out. Kaya nakakainganyo siya. Nagdadagdag naman kami ng investment. Pero, kalaunan, parang nag-change ang takbo ng panahon. Parang may delay na sa payout yung mga naka-schedule hanggang walang nangyaring payout. Hanggang nagkalabuan yung mga communication nila. So, nalaman na lang namin, hindi na makontakt yung pinaka-principal na leader ng pinasukan namin na grupo. So, it's so sad to hear that. Kasi marami silang pinapaasa ng ganito, ganyan. So, I know, nakaka-relate kayo sa ganyan. So, ang nangyari, so, anong year na ngayon? 2021. So, it's been almost 6 years. Walang nangyari. So, buti na lang yung sa iba kasi nasa uli yung pera nila kasi nagreklamo sila. Yung sa amin, kasi late na kaming nag-react. So sad para sa amin kasi hindi pa nasauli. We are hoping na sana masauli kahit yung capital lang. And we know, makikita natin kasi noon, grabe investment scams, no? Rampant talaga. So, panay natin yung nakikita sa TV. So, panay din tayong ina-aware ng ating government. Ina-aware sa mga news sa government natin na be careful. Kailangan nating maging full of wisdom sa mga pinapasukan natin ng mga investment. So, hindi na ako masyadong mag-tackle about sa system ng Global Intergold kasi sa mga naka-invest dito, so makaka-relate kayo. So, sa friend ko naman, walang problema sa amin but sa kanya kasi nagre-remit lang naman din siya. So, yung naging problema lang talaga is yung pinaka-principal na leader, yung may account talaga na direct sa Global Intergold. Yun, hindi na namin mahagilap. Pahirapan talaga. So, charge to experience. So, tawa-tawa na lang tayo. Pero sa inyo na hindi pa at may umaalok sa inyo na ganitong klase, so be careful talaga. So, kanina sinabi ko guys, yung mga dahilan, mga kamalian ko. So, iulit ko lang. First is, yun, iti-check mo yung background ng company. If registered sila ng SEC, very important yun. Second is, every time may transaction kayo sa pagbabayad nyo, dapat official yung resibo. Importante yun. Third is, iti-check mo ulit yung heart mo. Kung ano ba, willing ka ba to risk? Kasi may mga ganun talaga. Kailangan yung heart mo, yung mind mo, willing ka bang i-risk yung mga pinag-ipunan mo? The worst, yung mga inutang mo pa. So, yan. Be careful talaga. So, what I learned from my experience is very important. Para especially sa mga taong hindi pa na-scam. Para hindi kayo ma-scam. First is, don't believe in easy, quick money scheme ng mga companies. Yung pinapaasa ka bang yung pera mo lalago, double, triple in just 1 month, yun, it's too good to be true. Kaya magduda na kayo sa ganun. Kasi sa bangko nga ilang percent lang yung interest, di ba? Sa time deposit, di ba? Ilang percent lang. Usually, ang Pinoy kasi gusto maging or yumaman diretso. So, dapat
hindi ganun yung mentality natin. Dapat nandoon sa pagsisikap, yung may habit tayong mag-save ng maayos, pa konti-konti, pero always, may mararating yung pera natin. So, careful tayo sa mga easy, quick money scheme na mga companies. Second is, check the background of each company na pinapasukan nyo. If registered talaga siya ng SEC. So, yan, ina-aware tayo ng government natin all the time sa ganun. So, be careful talaga tayo. Third is greed. Balik na naman tayo sa heart natin. So, check natin heart natin. Kasi minsan dito nagkakamali tayo kasi ang dami nating mga ambisyon. Yun pala, hindi yun nakakatulong sa atin. So, kung gusto nating maging prosperous. So, may way si Lord na to prosper us if we delight ourselves unto Him. So, He will provide for us for everything. So, yun. Check your heart. Dapat hindi tayo greedy kasi may time talaga for us to prosper. And kung gusto talaga nating mag-invest, we must find a right vehicle na yung member talaga or registered sa SEC na yung pera natin is secured siya. Yung alam natin yung takbo ng pera natin, yung transparent talaga. The right vehicle to save. And yun, hope marami kayong natutunan sa experiences ko, guys. And huwag tayong padalos-dalos mag-desisyon sa mga investment scam na ganyan. Kasi tayo din ang malulugi, especially kung pinoforce mo ng sarili mo. So, isa din is huwag mangutang kung ganyan lang naman yung papasukan mo kasi wala ka rin mapupuntahan. Kasi yung binabayaran mong interest, hindi naman yung kasali sa capital mo, di ba? Or kahit sinasabing mababawi mo yun, pero hanggang kailan? No? So, meron din akong mga friends na ganoon na nangungutang para mag-invest sa mga pinapaasang nagdodoble, nagtitriple yung pera nila. So, at first, yun, may nakukuha sila pero nag-invest ulit, hindi na nila nababawi yung pera nila. So, yung nakasulat sa thumbnail ko, guys, na 500,000 scam, hindi ako yun. Yun ay experience ng friend ko. So, grabe no, ang laki na nun na pera. So, pwede ka nang makabili ng house and lot nun. Malaki kasi yung income niya. Kaya malaki din yung in-invest niya. So, yun, be careful talaga. Pinag-ipunan natin, dapat pinag-iisipan natin saan natin i-invest. Dapat invest in the right vehicle, right companies, registered sa SEC, transparent, yung naiintindihan mo talaga yung takbo ng company. Importante yon. At always remember, financial education is the key to financial success. So that's it, guys. Thank you for watching. Have a good day. Bye!